So give not that which is holy unto the dogs, neither cast ye pearls before swine, lest they trample them under their feet and turn again and rend you. Ang Panginoong Jesus ay nagbigay sa atin ng discernment na ma-discern po natin ano yung tama at ano yung mali. Amen. Amen. At sino yung dapat at sino yung hindi dapat. Mm-mm. Okay. And they should not correct people who are like dogs or swine. Mm-mm. So, dapat pala ang mga disciples or tayong mga naglilingkod sa Panginoon, hindi po tayo basta-bastang mag-correct sa tao. Lalo na kung yung taong iyon ay parang aso at parang baboy. Mm-hmm. So, pasensya na po sa aso at saka sa baboy kasi versikulo po ito. Kasama po ito talaga. Yung ibig sabihin na doon, people who are unwilling to receive correction. Mm-hmm. Kasi may mga tao talaga na ayaw magpa-correct. Mm-hmm. May mga tao talaga na ayaw magpa-turo. So, okay. Pero habang tayo gustong-gusto nating mag-correct, ganun yun eh. Tayo gusto-gusto natin mag-correct sa iba, pero ang sabi naman ng Panginoon dito sa Matthew 7 verse 1, judge not that ye be not judged. Mm-hmm. So, hallelujah. Kasi ang tendency talaga, lahat ng tao, mapa-Christian or hindi Christian, gusto natin i-correct yung iba, basta huwag lang tayong i-correct. Mm-hmm. Ang problema, lahat ng tao ganon. O sino ngayon ang mag-correct at sino ngayon ang i-correct? Kasi ayaw nating mag-correct. Gusto natin tayo yung mag-correct. Oh. Kaso lang tayong lahat ganon. So wala na talagang mababago. Hanggang doon na lang at maraming salamat. Okay. So sabi nito sa Matthew 7:1, judge not that ye be not judged. So huwag po tayong manghusga upang hindi po tayo huhusgahan. So in verse 2, for with that judgment ye judge, ye shall be judged. Kung paano tayo manghusga sa iba, ganun din po tayo huhusgahan. And with what measure ye met, it shall be measured to you again. Ang pag-judge pala, ang panghusga, ay katulad noong sa pagbibigay. Pag tayo'y nagbigay, kung ano yung sukatan natin sa pagbibigay, yun din ang babalik sa atin, siksikliglig at umaapaw. Ngayon din, pag tayo'y nanghusga, yan din ang babalik sa ating panghusga, siksikliglig at umaapaw. Hallelujah! So, asarap, no? Okay yung blessing na ibalik. Pero yung judgment na ibalik, siksikliglig at umaapaw, masakit yun. Okay. Kasi kaparehas daw talaga na measurement kung ano yung ibinigay natin sa iba. Okay, Matthew 7 verse 3, verses 3 to 5. Okay. Why beholdest the mote or dirt deposit sa mata that is in thy brother's eye, but consider it not the beam that is in thine own eye? So verse 3. So, minsan kasi, backtrack tayo dito, kasi basta na lang tayo maghagis o mamigay ng banal na mga bagay doon sa mga tao na katulad ng aso. At basta na lang natin ihagis ang perlas o mamahalin na mga bagay like gem, hallelujah, doon sa ibang tao na hindi natin alam, malababoy pala. Naku, nakatakot. So, kaya sabi dito, huwag kang maghusga. O yun, yun din ang caution. Huwag kang maghusga, baka ang iniisip natin, ayoko nito kasi mukhang aso. Ayoko nito kasi mukhang baboy. Kaya, ang sabi ng Panginoon, judge not, so that you will not be judged. Huwag natin husgahan ang mga tao dahil ikaw din po ay huhusgahan. Kung ano yung measure na sa inyong panghusga, ganun din ang measure na babalik na husga sa atin. Hallelujah! Pero doon sa verse 6, ang Panginoon mismo ang nagtawag sa taong
na aso at baboy. Okay, hindi po kung sino ang nagsasabi niyan, kundi si Panginoong Jesus mismo. Okay, so sabi nito, why beholdest the mote that is in thy brother's eye, but considerest not the beam that is in thine own eye? Ito na yung sinasabi ko na ang gusto ng mga tao, lahat ng tao, na bantayan ang iba, pero ayaw niyang siya yung mabantayan. Okay. So, tayong lahat merong ganyan. Para bang, wag, bakit ko sasabihin sa'yo? Oh, pero siya magtatanong kung ano yung nasa sa'yo. Pero yung sa kanya, itatago niya. Hallelujah. Pero makikita kasi, sabi, bakit mo tinitingnan yung muta ng iyong kapatid? Na yung mata, merong troso, merong lag, merong beam. Alam niyo na kung ano yung beam. Alimbawa, ito yung beam or ito yung lag. Nakaharang. Tahon or nakaharang sa ating mata. Pagkatapos, paano natin daw kukunin yung muta doon? Baka imbis na muta yung kukunin natin sa mata, baka nasa bibig o sa ilong. Baka ulangot yung nakuha. O kaya, baka luga yung nakuha. Kasi hindi mo nakikita. Ibig sabihin, kunti lang ang dungis na gusto mong kunin doon sa iba, pero yung mata mo ay may malaking nakaharang. Okay. So, bawal ba? Bawal ba tayong manguha ng dungis sa iba? Or bawal ba tayong mag-correct sa iba? So, mote in the eye of your brother or a small deposit in the eye, but the beam in your eye, it's a big thing that covers your eye. Hallelujah! Malaking bagay na nagharang sa ating mga mata. Verse 4. Or how wilt thou say to your brother, let me pull out the mote out of thine eye, and behold, a beam is in thine own eye. Inulit pa. So, paano mo sabihin sa iyong kapatid na kukunin ko yung muta mo na habang hindi ka makakita, may malaking nakaharang sa mata mo? Mas maigi pa siguro pala yung iyong kapatid dahil nakakita pa siya. Kasi kunti lang eh. Pag may muta tayo, di ba nakakakita ka pa rin? O kahit anong laki dyan, makita mo pa rin ang lahat ng tao. Pero kung may nakaharang na sa mata mo, paano mo kukunin ngayon yung muta niya? Hallelujah! Ibig sabihin, mas righteous pa pala yung gusto mong kuhana ng dungis kaysa sa atin. Naku, nakakatakot, no? Okay. Hallelujah. It is impossible for us to clean the sin of others because there is a big barrier in our own eyes. Hallelujah. In short, though, we cannot see. Okay, verse 5. Thou hypocrite, first cast out the beam out of thine own eye, and then thou shalt see clearly to cast the mote of thine brother eye. Okay, so hindi pala bawal manguha ng muta sa iba. Hindi pala bawal. Ang gusto lang talaga ng Panginoon na kunin mo muna yung nakaharang sa mata mo upang maayos ang pagkita mo or maayos ang paglinis mo doon sa ibang mata. Kasi nga, nasiguro natatakot ang Panginoon, kukuhanin mo yung muta niya tapos hindi ka makakita. Yun na nga ang danger doon, baka luga ang makuha. Kaya nga ganun eh. Pagkatapos, spiritual yan. Ibig sabihin, huwag kang makialam sa iba kung ikaw ay meron pang malaking harang sa buhay natin. Pero hindi rin bawal makialam. Kunin mo muna o tanggalin mo muna yung nakaharang sa'yo upang klaro, upang maayos ang iyong judgment sa isang tao, upang maayos ang iyong pagsabi sa kanya, o maayos ang iyong pagtulong sa kanya, at wala nang nakaharang, kitang-kita po natin kung saan banda yung dungis niya. Amen! Amen! Hallelujah! At pag namuha pala tayo ng muta sa iba, at meron pang nakaharang sa atin, ang tawag ng Panginoon sa atin ay hypocrite. Mga hipokrito,
thou hypocrite, first cast out the beam out of thine own eye. Verse 5, ha? And then thou shalt see clearly to cast the mote of thine brother's eye. Okay. Hallelujah. Ano yung mga hipokrito? Oh, ang mga hypocrites, okay, gusto natin hindi matawag na hypocrite, okay, linisin muna natin sa banal na dugo ng Panginoong Jesus ang ating sariling mga kasalanan. Humingi po muna tayo ng tawad sa Panginoon, magpabago po muna tayo, ayusin po muna ng Panginoon ang ating buhay, pagkatapos, okay na tayong makialam sa iba. Hallelujah. So, cast out the beam out of our own eyes, that we may see clearly to cast the small thing out of his eye. Ha? Tanggalin muna natin ang nakaharang sa ating mga mata upang klarong makita natin kung ano yung madungis sa kanyang mata. Hallelujah. Paulit-ulit lang, no? Grabe kung hindi maintindihan. So, Jesus tells them to consider the dogs. Oh, nandito na tayo sa Matthew 7 verse 6. And swine. Okay. And character, one of the character of dogs are greedy. Oh, greedy ang dog. Kahit meron siyang pagkain, may pagkain din doon sa iba, lilipat yan. Oh, medyo ikubli niya yung sa kanya, pagkatapos pupuntahan niya yung ibang pagkain. Oh, mahirap yan. So, ibig sabihin, kailangan hindi po tayo ganyan. Oo, pag hindi tayo tawagin mga aso. Kung meron tayo, atin yan. Iba din yung sa kanya. Okay. Hindi tayo maging greedy. Tapos, ang reference yan, Isaiah 56 verse 11, beware of dogs. Beware of evil workers. Beware of all circumcision. Beware of dogs. Oh, yung greedy, Isaiah 56 verse 11. Parang Philippians itong beware of dogs. Sige, mamaya. Okay. Beware of dogs. Beware of evil workers. Beware of all circumcision. Ibig sabihin, kailangan hindi po tayo basta-basta magmalapit sa malaaso na mga ugali, mga greedy. Okay. Ha? Ayan. Oh, Philippians 3:2, beware of dogs, beware of evil workers. Oh, may mga tao ding gumagawa ng masasama. And then beware of false circumcision. Ano yung false circumcision? Yung hindi totoong paglinis. Oo, kasi kunyari malinis na siya, kaya nakikialam na siya sa atin. Baka hindi totoo ang paglinis niya sa sarili niya. Amen. Kasi may mga kasalanan na hindi makikita ng tao. Ang Panginoon lang ang nakakita sa atin. Kaya, alam na natin kung anong ibig sabihin dito. Linisin po muna natin. Huwag po tayong magkaroon ng false circumcision. Ibig sabihin, mali or fake na kalinisan. Kunyari, malinis, pero pala, sa ilalim, masama. Kunyari, malinis, pero pala, ang puso, madungis. Kasi, may ano, mabait kayo yan, pati hindi mabait. Yun, naguguluhan. Oh, maguguluhan tayo kasi merong false circumcision. Oh, hindi totoong kalinisan. Kaya beware. Beware of false circumcision. In Revelation 22 verse 15, outside are the dogs. Those that are not believers of Jesus, they are called dogs. Ha? Kasi doon sa paghusgana ng Panginoon, ay nasa labas na talaga ng kaharian ng Panginoon ang mga hindi mananampalataya. Para sa Panginoon, kinonsider sila na dogs. Oo, mababang klase. Oo, kasi hindi, dati kasi yung dog talaga dati, hindi yan binibihisan. Hindi yan nililagyan ng birth certificate. Hindi yan inilibing ng
Akala mo talaga tao kong ilibing. Oh, may damit, may dayapir. Oh, naka ano pa? Yung naka-scroller. Oh, naka-shampoo, lahat na lang talaga. Oh. Actually, kung alam lang nila, kung may puso lang sila sa ministry, hindi nila gawin 'yon. Gawin nila 'yon sa tao. May maraming mga tao walang shampoo-shampoo. Maraming kabataan na hindi nakakain ng masarap, pero ang dog food, nako, 1,000 plus ang isang yung isang ganyan lang, yung sakong maliit. Kasi kung may concern tayo sa mission, tayo sobra nating kine-care yung aso mo. Pagkatapos yung mga tao sa labas, hindi natin inaalagaan. Kahit papaano, makatulong man lang. Hindi naman kailangan iduyan mo sila. Kundi kung ano yung maitulong natin na mag-trigger sa kanila upang mabago ang kanilang buhay or magkaroon sila ng point of contact sa Panginoon, sa banal na Espiritu upang sila tumawag sa Panginoon. Magkaroon man lang tayo ng concern. Pero kung sobrang concern na tayo sa pusa at aso, aleluya, maraming walang panty at walang brief na mga bata, pero yung aso at pusa, mayroong diaper. Aleluya. May mga bata na kung saan-saan na nakaupo, pero ang aso at pusa, naka-stroller. Ay, mga CLC fan ha, unti-unti na pala naman kayo na tayong yumaman, huwag niyo akong pakitaan ng ganyan tapos wala kayong concern sa tao. Oo, totoo. Kasi darating pa naman panahon, pag mga doktor na, baka naka-stroller na yung aso. Pagkatapos, hindi marunong mamigay ng breath doon sa mga tao. Oo. Kasi maraming walang kain. Kain pa lang once a week, magpakain ka ng konti. Oo. Okay yun. Ikarga mo, maglagay ka ng aircon sa aso mo, basta may panahon ka din para sa Panginoon. O kaya erase mo na lang. Mag-ano ka na lang ng asong bantay talaga. Sa bahay. Oh, at saka yung pambili mo ng pagkain ng asong kamahal-mahal, ibili mo na lang yan ng pagkain doon sa mga kabataang wala na talagang halos makain. Hallelujah! Mag-share ka ng word of God, hindi, hala, sige, ano lang aso, hala, lahat na lang yan, sige. Oh, tanggal ng kato, ano yung kuto. Yung kuto ng lalaki. Oh, garapata. Hala, sige. May maraming tao mukha ng ginarapata. Wala nang nakatulong sa kanila. Hallelujah! E wala tayong panahon. May panahon lahat sa aso't pusa. Oh, hallelujah! Oh, basta pag tayo yumama na, kasi ngayon, hindi pa ganun ang mga tao ngayon. Bakit? Mahal yun eh. Hindi pwede pakainin ng tira-tira. Oh, pero hindi namimigay doon sa iba. Hallelujah! Oh, naka-veterinaryo pa yun. Oh, may vaccine. Lahat nandyan. May check-up. Oh, may follow-up. Pero yung aso dati nagbabantay sa tao at sa bahay. Yun ang totoong aso. Ngayon, hindi na yan mga totoo kasi kung ano ko kung saan galing yung mga aso na yung pre-review. Okay. Kakagahin pa. Okay. So in Proverbs 26 verse 11, like a dog that returns to its vomit is a fool who repeats his folly. Number one, ha? Greedy ang dog. Ngayon na naman, ang aso pala ay kumakain ng kanyang suka. Pag yung aso natin ay hindi na kumakain ng suka niya, sosyal na yun. Kasi ang aso kumakain ng kanyang suka. So, ganun din. Kailangan, kung anong merong kasalanan tayo na tinanggal na natin, binigay na natin sa Panginoon, huwag po natin balikan. Huwag natin kainin ulit. Hallelujah. Ayoko na niyan. Lord, patawarin mo ako sa ganito. Pagkatapos, gagawin ulit. Yun ay ugali ng aso. Huwag po tayo maging aso. Okay. Pag tapos din natin, isinuka yung kasalanan na yan, huwag na pong dilapan ulit. Hallelujah. Okay. In 2 Peter 2, verse 22, but it has happened unto them according to the true proverb, the dog is returned to his own vomit again, and the sow that was washed to her own wallowing will return in the mire. Okay. So,
yung aso kumakain ng kanyang suka, pero yung swine, yung baboy, bumabalik sa kanyang pagligo doon sa putik. Putik. Eh, pastura, yung baboy namin, hindi naman naliligo sa putik. Paano hindi maliligo sa putik? Eh, nakakulong. Tingnan mo, pag hindi mo yan hinugasan, di ba gustong-gusto niya yung amoy niya? Aleluya. Pag hinugasan mo yan, tapos binitawan mo yan, babalik at babalik sa putik yan. So, ganun talaga. Ganun din ang inaayawan ng Panginoon sa tao na hinugasan na ng Panginoon ng kanyang banal na dugo. Pagkatapos, babalik na naman paghiga, babalik na naman doon magligid-ligid, gulong-gulong doon sa kanyang mga dumi. Aleluya. Okay, so kaya sabi nito sa verse 6, give not that which is holy unto the dogs. Neither cast ye your pearls into swine, lest they trample them under their feet and turn again and rend you. So do not give what is holy to dogs. Ayan. Ano yung mga holy na mga bagay na dapat hindi natin ibigay? Minsan, mga advices. Mga word of God, hindi talaga matanggap. Kasi meron na siyang na-set na standard sa kanyang sarili na hindi na talaga siya pwedeng baguhin dyan. Kailangan niya prayer na lang kung kailan niya gustong bumalik. O, sa Panginoon. O, katulad ng, yun lang ang pinag-usapan namin na merong isang babae na gusto maging lalaki at talagang ano na talaga siya, batikan na talaga. Gusto niyang mag-born again, nagsamba. Pero, huwag mo siyang pakialaman. Wala akong taong tinatapakan. Yan ang sinasabi. Okay. So, ang sabi ko, wala kang ang taong tinatapakan, pero ang salita ng Panginoon, tinapakan mo. Ang karapatan ng Panginoon sa pagbago mo sa'yo ay hindi mo tinanggap. Tinapakan mo ang kalooban ng Panginoon para sa buhay mo. Aleluya. So, yun. Okay, so yun, na hindi natin, sabi ng Panginoon, huwag daw natin ibigay ang mga banal na bagay sa aso. Kasi kahit anong bigay natin yan, pag nagsuka yan, kakainin niya ulit ang kanyang suka. And then, ang aso ay nangangagat. So, the dogs will rend us and the swine will trample us down. Aapak-apakan tayo. Huwag daw dating ibigay ang mga perlas sa baboy. Hallelujah. Kasi baka aapak-apakan lang yan. Ano yung mga perlas? Ang perlas kasi, gawa yan siya ng, ang tawag doon, yung clang. Pag nagnangaya ng konti, mahulugan ng sand or something na mga dirty galing sa labas, aleluya, ng tubig, sa tubig. Pag nahulog doon sa kanyang tiyan, nasasaktan siya. Yun, maglalabas siya ng, kung sa atin pa, gastric juices. Pag naglalabas siya noon, mapupurmang perlas yan. So, out of painful process, naging perlas. Hallelujah. Paano yan i-relate sa atin? Out of painful process, nagkaroon tayo ng magandang bagay na tulad ng perlas. Huwag mo daw yan ibigay sa malang baboy na mga ugali. So, isa nakita ko doon na gem sa atin, yung mga gift and talents natin. Pinamimigay lang natin, walang bayad-bayad, oo. Praise God. Kaso lang, pag nabigyan mo, malang baboy ang ugali, ikaw patuloy ang sisiraan. Ikaw patuloy ang tatapakan. Ibinigay mo na yung karapatan, ibinigay mo na lahat ng honor, pagkatapos, tatapakan ka ngayon. Umalis ka na, pastor. Ako na mas magaling sa'yo. Ganun eh. Ganun. Pero naibigay mo na ang lahat.
haleluya, pero babalikan kanyan upang tapakan, kasi pag tinapakan ka na, siya na yung makikita. Haleluya. Lalo na kung malaki-laki nang siya ng pastor, doon siya tutungtong. O medyo, klarong-klaro na talaga. Ako na ngayon. Haleluya. Tapos ka na ngayon. Kasi natututo na ako. Haleluya. Praise God. Sana naintindihan po natin. Hindi lang po sa mga pastor yan. Kahit pa sa mga anak, naibigay mo na ang lahat. O, pera. Masakit yun. Kung paano tayo kumita ng pera? Out of a painful process, kapupunta mo sa opisina o kapupunta mo sa negosyo mo, o lalo na kung panday, nako, init. Mga anak, binibigyan kayo ng perlas ng nanay niyo at ng tatay niyo. Anong perlas yun? Napaaral po tayo. O anong perlas yun? Nabibigyan po tayo sa lahat ng ating pangangailangan. Out of painful process. Bakit? Aleluya. Halimbawa, si Mama Maricar, talagang kailangan mag-abroad. Kailangan masaktan doon. Kailangan duraan. Kailangan islam yung door. Aleluya. Upang after one month, magkapera ng 20,000. At ibibigay yun, Mar James makinig, kay Mar James at kay Leslie Ann. Aleluya. Pagkatapos, tawa-tawa na siya kasi 20,000. 20,000. Alam niyo ba kung paano yung 20,000 na yan? Sobrang sakit yun. Yung laway ni Mama Rauna, hindi yung masarap. Yung iganon yung ano yun, yung table, yung misa, ituwad sa'yo, oo, babalik sa'yo yung pagkain mo, nagkalat-kalat sa gadamit mo, masarap ba yun? Upang magka 20,000 ka lang, tapos ihagis po natin sa baboy. hindi si Marjus at sa Leslie, anak. Baka maihagis natin sa mga baboy. Pagdating ng araw, may nakita ko doon sa SM, matanda na siya. Kasama siya naka-wheelchair, kasama siya sa mga apo at anak niya, maraming apo. Hala? Pagkatapos nila, tapos sila kumain doon ko na nahalata kasi ginagunong-gunong yung wheelchair ng anak. Ganon. Ini, malitik ko eh, kasi malapit lang. Sabi ko, ay nako, nandito na tayo sa mga baboy. Baboy talaga. Kasi sino nagpaaral sa'yo? Magkaganyan kaya ang mukha mo? Sino nag-alaga sa'yo? Sino nag-dayaper sa'yo? Nagpa-igit sa'yo? Aleluya. Tapos ngayon na matanda na, pinababoy na. Pagkatapos yung mga apo, nakikita ko talaga gumagano'n dun sa lulang. Wow, ano kayong tsura natin, no? Kung wala pa si Lula. Baka si Lula pa nag-alaga sa kanila dati. Pagkatapos, habang umiikot kami ni Pastor, nakita ko na naman, yung inabot niya yung isang apo, sabi pa ng isang apo, wow, para naman. Kung talaga, oh. Sabi ko, tingnan mo pa. Yan ba? Oo. Ganun pa? Oo. Oh. Yung pagpapagal ng nanay, hinagis sa'yo upang magiging tao ka. Pagkatapos, bumalik ka sa nanay mo, inapakan mo. Hallelujah. Si Fan, huwag po tayong maging parang baboy. Balikan po natin ng maayos. Kahit kunti lang na ibigay ng ating mga magulang, kahit kunti lang po, pwede nating balikan ng marami. Kasi hindi mo alam kung paano ka kinarga. Hindi mo alam kung paano ka inayos, paano ka inalaga nung nagalagnat ka, nung isulikat imong mata. O na kumbulsyon ka, nanikig ka. Hallelujah. Mataranta ang nanay at ang tatay. O, pagkatapos nung tumanda, tanda ng konti, binababoy na yung nanay. Kasi, ang naibigay pala ng nanay sa baboy ang kanyang kayamanan. Amen. Amen. Hallelujah.
Bisan kahit ano na sanang, bisan kasi, sabi pa ni Pastor Derek, ang mga anak, maging mabait lang tayo sa mga magulang natin. O sige, i-consider na natin. Marami din naman akong nakikita, matanda na ako eh, sabi niya. Marami din akong nakikita na masama talaga ugali ng mga magulang. Pero sabi kasi ng Bible, children, obey your parents in the Lord, for this is right. Oo. Kahit respeto man lang. Kasi hindi mo na kayang i-obey dahil malaki ka na, may marami ka na, mayroon ka na ang trabaho. Malayo ka na sa kanya. Respeto! At wala pa daw siyang nakikitang anak na blenes ng husto na lumalaban sa magulang. Amen! Amen! Baka magtaka tayo, bakit hindi tayo na-bless ng husto? Lingunin po natin ang magulang natin, anong ginawa po natin sa ating magulang. Hallelujah! Tapos magtaka din tayo, bakit yung anak ko, grabe pong lumaban sa akin? Lingunin mo din ang sarili mo. Baka ikaw din, grabe lalaban sa magulang. Hallelujah! At sa mga lula at lulo. Okay, bato-bato sa langit. Wala naman akong nakita mga lulo at lula dito. Pero, hallelujah, nalinabanan. Pero alam nyo na yon. Alam ko na rin yon. Hallelujah! Na kung paano ko inayos yung aking buhay kasama ang aking mga magulang. Hallelujah. So pag sinabing pearls, yun ay katulad ng mga skills. Sana yun. Tuturuan ka ng skill ngayon kung dito sa church. Bibigyan ka ng authority. Bibigyan ka ng chance. Hallelujah. Utang na loob. Ibalik ang maayos. Wag po ibalik ang pang-apak. Praise God. Hallelujah. So, in conclusion, ako marapit na. Hallelujah. Number one, discern a fault in someone else who is a brother. Mag-discern daw tayo. Oo. Hindi daw basta-basta napuntahan agad, kundi i-discern mo muna. Okay. Number two, presume that you have that fault yourself and deal with it. Oo. Kailangan, kung ano yung nakita natin sa iba, i-presume natin agad, i-reflect natin agad sarili natin, baka ganito din ako. Baka yung ugali niya, yung ginawa niya, ganun din ang ginawa ko. Tanggal daw muna ang love or tanggal daw muna ang beam sa ating mga mata. Number three, re-examine the fault of other person so that you may see it clearly. Kailangan ulit-ulitin muna natin kung totoo ba o hindi ba totoo upang makikita daw natin ng maayos. Number four, next, evaluate whether that brother is in a state of mind to receive your help. Oh, kung tayo ay tutulong, kailangan evaluate natin kung bagay ba siya or dapat ba siyang turuan or dapat ba siyang bigyan. O karapat dapat ba siyang tumanggap ng tulong galing sa iyo? Or if they are not in a position to listen. Baka daw hindi siya makikinig sa iyo. If they aren't in a position to listen, then don't bother with any correction. Kung hindi siya makikinig sa iyo, huwag mo na siyang i-correct. Praise God. Salamat na lang sa Panginoon kasi makapal-kapal tong mukha ko. Kahit hindi makinig, ulit-ulitin, pahala na. Hindi kayo makinig, sige, balik. Hanggang sa makikinig tayo. Hallelujah. Okay. Kahit baka daw, it will cause you trouble without providing any benefit.